Harap talaga. Sa totoo lang, sila lahat mahal ko. Explain mo na yung bawat anak mo, yung simula panganay hanggang bunso. Iyak na ako. Masakit akong magsalita. May kasalanan din ako. Kasi minsan din ako nagsabi ng totoo. Ano masasabi mo relasyon sa outfit mo ngayon? Pang isda na napukot. Ako po si Echo. Ako po si Opi. We are Echo-pi. Naman ako sa bandang huli, sa ano-ano ko ganun, natulog na lang talaga ako kasi wala na akong magawa, kahit ginaw, itulog ko na lang, isip ko kasi si Jima ayaw makatulog pag walang aircon. Tulog na rin na lang ako, ginising pag gabing, uy, gising umaga na, nakatulog nga pala ako. Nakatulog ako mga 5 oras yata yun. Pinatay ko ang TV. Tebe. Mahal siguro na tebe yan. Tebe dito sa hotel. Ano ba yun? Mayaman, harap ka dito. Pang mayaman talaga yung bigaan na yun. Kasi pag napasok yung paa mo doon, yun lang talaga ang paa mo doon. Hindi ka naman kapag ano yung... Ang gusto mo pala yung kumot na ano yun? Ano mo talaga sa tawan mo? Parang ibalubod yung tawan mo. Ibalubod? Oo, pag natulog ako, ginaganon ko yung kumot sa akin. Ibalubod? Ano ko talaga? At saka may unan dito sa paa ko kasi ginaganon ko yung binti ko ba para maano. Paano yun? Nakaganon lang. Sakit talaga ng paa ko. Yung Jima. Ate! At pinatay ng aircon. Anong masabi mo sa room? Ay maganda, walang kasing ganda. Tumingin ka dito. Walang kasing ganda talaga. Aircon. Ligo para ligo. Ligo. Ano? Ligo. Anong nag-shower ka na doon sa loob? Mayroong hot and cold, ano yun? Ay, shower? Natakot ako, oy. Kasi sabi ni Mira, Jima, hindi, napasok ako, napasok kasi init na init. Baka over yung hot. Kasi hindi alam na pag ganun ko naman init, ay hindi na ako tumuloy. Ang ginawa ko, nahilamos na ako doon sa ano yung bowl na may ano, gripo. Tapos, yun lang. Saka doon sa may aniduro, yung ano ko lang, hinugasan ko nalang yung ano ko. Para yun na lang. Hindi na ako nag ano, shower doon kasi para init. Yun na lang. Pag ganun ko, init talaga. Hindi, may-adjust. May-adjust yun. Hindi, so, hindi pa rin siya marunong mag-adjust eh. Ang ano yun, nag-usok-usok yun. Pwede ka mag-init tubig? Oo. Titi, maligo ka dito. Sobrang init. At ayaw ko na, ikaw na lang. Uy, nakahubad siya lahat. Init na paso. Bisa ko sila paso siya. So, sa toilet? Satisfied ako doon sa toilet dahil satisfied. Labas talaga lahat ng ano ko sa mangloob satyan ko doon lumabas. Kaninang kagabi, kadalong beses ako na gano. Tapos nung pagising ko kanina umaga, mayroon din akong nilabas. Oo, di, ganda ng pilit ko. Yung umaga, nag-almusal tayo, di, sarap ng kain ko. Maya-maya naman, maglabas naman ako. Na, thank you sa yung ano trip mo sa akin. Birthday trip mo sa amin. Thank you. Anong masasabi mo relasyon sa outfit mo ngayon? Outfit. Ang maganda, bigay ni UP ito. Para kang isda na napukot. Diba? Ano klaseng isda ka kung naging napukot ka? Piranha. Paglabas mo sa akin, kuan yon yung pagtulog ka, siyempre pinalitan yung baby doon sa kabila. Ay, nagiging BBA, yung B talaga yung baby mo. Bakit? Anong tingin mo sa mukha ko? Hindi kasi wala eh. Ano, wala sa iyo? Hindi. Tingnan mo naman ito. Swerte naman ito. Yung kuan, yung ayaw talaga niya mag-ano na siyang na, ulit, akong nanay niya. Na anak mo. Yan mo siya, oy. Sa totoo lang, sila lahat mahal ko.
Pinang pinakamaldita sa lahat sa kanila si at sa kasi maldita talaga pinakamaldita. Bigay ganon sa kama, no, Dodo, oh? Sa kamay niya. Hey, ganito, explain mo na yung bawat anak mo, yung anak mo, yung ugaling ng anak mo. Simula pa nga na hanggang bunso. Say, start again. Iba talaga ugaling. Anong klase iba? Mabait naman si mabait, pero aywan ko na lang dahil para sa akin. Sarili lang. Hindi siya nag-ano sa akin talaga. Anak ko siya, pero iba naman ang pagtungo niya sa akin. Ako, anak ko talaga siya, mahal ko siya, pero iba ang ugali. Iba ang ugali niya. Kuha ko ng ano, damit ha. Sige, te. Ibang ugali niya talaga. Siya? Si... Ano siya? Noon pa talaga? Oh, maldita talaga yan noong bata. Magdungo na, tate. At saka si ano naman. Iba ka, iba? Lagi yan. Tinamay ko ang dira, tiyo. Nakasulto na sa bibig niya. Ay, CR dira. Iyak lang yan pag inaawa. Umiiyak lang yan siya. At ito naman, ang pinakamasipag sa lahat kong anak. Lagi nagwawalis yun. Ano, makikita niya kahit ano yung, ano na palito ng puspuro, mga papil-papil. Walis talaga yan. Lagi yan nagwawalis. Punas ng punas yan sa... Oo, hindi ko na alam kung ano na ang mga ugali ninyo. Diba? Masaktan ka dahil sa bibig niya. Pero minsan, masaya iyak. Din. Oo, minsan. Masaya ka rin. Iyak na ako. Masakit ako magsalita. Iyak na ako dahil sabi mo, basta tira na. Maano ka talaga sa tira? Sabi ko, sa totoo lang, oo, talagang inaamin ko, nagamit ko yung tira. Sabi ko, sa ano ba, wala naman akong ibang mapuntahan. Hirap, nahihirapan din ako mag-ano. Asan man ako mag-ano, manghingi, manghiram. Hiya man ako saan ako manghingi, manghiram. Pero turon din siya. Mabait naman siya, kaya lang. Minsan, yung salita lang ba? Masalita, minsan masakit. Kaya na lang. Kaya inaano ko na lang, parang dinawali-wala ako na lang. Dahil minsan din may kasalanan din ako. Kasi minsan din di ako nagsabi ng totoo kasi naman nahiya ako. Nahiya ako manghingi sa kanya, mahiya ako magsabi ng talagang wala ako. Kaya inano ko na lang, ginagrab ko na lang sarili ko na ayaw ko na lang magsabi. Kasi talaga, pag sinabi ko, ahiram, wala akong pera. Sabi na, wala rin akong pera ma. Alam mo naman, wala akong hanap buhay, asawa ko lang maghanap buhay. Tsaka, manghiram man ako sa kanya ng pera. Halimbawa, hiram ako ng 500, 200, 200, ano ba yung 200, 300, talagang, inano talaga niya, yung ulit. Balik. Parang, sabi niya, saan na yung hiram mo? Pabalik yan siya. Kahit 50 pesos, kukunin pa niya yan. Hindi na lang niya ako, dahil hiram eh, iba daw ang hiram, iba at saka yung bigay. Meron niya sa binigay. Ay, minsan talaga, 3,000, nagbigay siya. Saka minsan, nung sabi niya, bigay 500, ayun, parang napilitan talaga siya magpahiram sa akin dahil sinabi ko, wala akong bigas. Wala talaga akong bigas, pahiramin mo ako. Sabi niya, may 200 ako, palitan mo yan ha. Ang sabi ko. At least, pinahiram ka niya. Oo. Siyempre, hiram yun. Di ibang hiram. Sabi na, ibang hiram ha, ibang bigay. Inijak mo na lang yan doon sa, pag may pira na rin akong padala, minsan yung sa, yung noon, yung magpadala ka sa akin ng pira, sabi ko, ibawas mo na lang din yan sa padala. Yung siya pang kumukuha, noon pa yun. At saka yung, sabi niya, maghiram ako, sabi ko, ibawas na lang yun doon yung mayroon ng ano yung sa
sa ano ba yun, sa niyog niyong sa lubi. Mm. Bawas din niya yun. Oh. Yun, bawas niya talaga. Hindi pa nga, yung pira nga, kunti lang maano ko matanggap na pira, bawasan na niya yan, sabi ko pa. Gamay na lang man yung akong kwarta. Eh paano yun? Ako naman ang maghirap kasi hiram mo yun. Kailanganin ko talaga yung pira na yun. Kasi bayad ka talaga. Ano, may asyapod ba? Dadang na lang ako. Bigay na lang. Ano ko na lang. Kasi hirap mo. Baka gawa-gawa mo lang to. Dahil wala siya. Kasi gawa-gawa. Totoo naman yung sinabi ko. Totoo itong sinasabi mo. Pag sinabi ko hiram, talagang wala daw siyang pira. Sabi na wala talaga akong pira ma. Hindi naman ako ang naghanap buhay. Pasinsya ka na. O yun, wala naman akong ano, talaga naman tinanggap yun yung sinasabi niya. Hindi naman ako sabi, nagdamdam ba ako? Kasi iniintindi ko naman siya, totoo naman siya, walang hanap buhay. Bakit? Ang point mo kasi sa nakapag medyo maluwag-luwag ka na. Sabi niya ngayon nga, sabi na, sabi ko sa magkano kaya ang ano ron sa kupras, ay maghintay ka lang dahil sa July pa magkupras ka. Dalawa na lang kayo magkuha sa kupra si at saka ikaw dahil si nasa amin na yung lupa nila. Sabi niya sa akin. Hindi ko bakit sa pinagbili na daw nila at saka sa kanilang ano party. Wala akong magawa dahil ano yun sa kanila yung party. Yung sa iuma, sabi mo. Ay, hayaan na lang yung sa akin. Eh, pag akong nawala, doon na lang punta yan kay Ramil. Tumawa siya sa akin. Sabi mo noon, bigay mo sa akin. Ay, nag-iba na rin man ang ugali mo. Di, kay Ramil yun, dahil siya naman ang talaga nakatulong sa akin. Sabi ko sa kanya. Tawanan, tumawa lang siya sa akin. Nung nagpintuhan, nag-usap kami nung last. Pero ano talaga decision mo yung share mo doon kay Papa? Kanino mo talaga ibigay sa mga anak mo? Nakakuan tayo, naka-video tayo ha. Kung ano yung nasa puso mo, kanino mo ipamana yung sa mga anak mo? Wala, hindi to ha. Hindi naman. Final kwento. Yung, di ba pinamana yan ni Rafael sa inyo, hindi, bawat hindi, sa isa sa atin. So ngayon yung share mo nga, kanino mo ipa? Ay, simple ibigay. Sa'yo. Hindi kita pinipilit. Talaga. Ano naman kaya? Kasi naman, kaya kong bumili ng lupa. Hindi ko to hindi kita pinipilit. Baka sabihin sa mga iba kong mga kapatid, pinilit kita ito ha. Pinipilit. So kanino mo ipamana yung share mo? Di sayo nga. Hindi kita pinilit. O, totoo hindi. Naman. Alam mo kaya kong mag-provide ng lupa. Sabi nga ni Jema sa akin, ay wala namang ibang anak na umintindi sa iyo, ate, si Ramil lang. Dapat lang naman. Alam nga naman ipagbinta ko yung kay iba namang hindi naman pwedeng ibinta yan sa iba. Simple, sa anak ko na lang iiwanan ko yun. Bakit mo hindi pwede, bakit hindi mo pwede bigay? Mayroon na sila pinagbinta na nilang sa kanila, di ba no? Ano ba? Nakapera na sila, no? Pagkatapos, ibinta na naman nila ulit yun. Yun sa'yo, no? Oo, ayoko nga. Yun na nga ang maganda. Kasi yung sa kanila, mayroon na sila, pinagbinta nila. Ngayon, kung ibigay ko yan sa kanila, mamaya naman, ipag-delay na naman nila yun. Paano na yung binigay ng ama nila? Hindi nila hinahalagaan. Dapat, bigyan nilang halaga yung bigay ng ama nila. Kaya yung sa akin, ibigay ko kay Ramil. Nasa kanya na lang ni Ramil, kung ipagbinta ni Ramil yun. Hindi ko binta yun. Wala na akong ano doon. Kaya matanda na ako eh. Na ano? Lupa yung share. At season mo ngayon, hindi na magbabago yan. Hindi lang. Totoo. Final words na yan. Final talaga. Mag-away man tayo. Oo, mag-away man tayo.